Positive Blade Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Mike and James Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. Alright, so it's Tuesday evening, ngayong gabi. At we just arrived from work and from fellowship sa ating mga kaibigan. Okay? 3 money rules for OFW. Ang pera po kasi may mga sarili din siyang rules. Diba? So, napapanood natin sa iba't ibang YouTube channel, 8 rules of money, 5 rules of money. So, sa atin, there are only 3 rules of money for OFW. Okay? Pero bago yan, so, doon sa mga gusto matin na seminar, mga taga-Taiwan, sa Taipei. So, message nyo lang po ako, mag-register na kayo para mabigyan ko na po kayo ng slot. Kanina may bago nag-register, maraming salamat po sa inyo. And if you need career coach dyan sa Taiwan, or if you want to advertise your business, message nyo lang po ako, pupuntahan ko po kayo personal, okay? Alright, 3 money rules for OFW. Sa lahat ng mga OFW natin, gusto ko po, if you are watching right now, kumuha po kayo ng ball pen at notebook. Pagkasulat nyo po ng mga natutunan nyo, gusto ko sa isang column may action na agad. Marami po nagme-message sa akin like kanina, lalo yung 3 power na meron tayo. Ang dami doon nag-post, nag-message, na-discover kasi nila na may 3 tayong power para tayo maging umunlad sa ating buhay. Pero sabi ko nga, pagka natuwa kayo sa video ko, o kaya naman na-inspire kayo, gusto ko may part 2. Ang part 2 po noon ay magsusulat kayo ng mga actions nyo. Kaya pag ako po yung nagko-coach, tinitiyak ko na merong ball pen at notebook yung kausap ko sa messenger. Gusto ko po sinusulat ang mga actions. Kasi para sa akin, baliwala na tayo ay natuto, baliwala tayo may narinig na bago, kung wala po tayong action na gagawin. Okay? So kaya gusto ko po magsulat po tayo ngayon. Mga natutunan ko kay Doc Gigi, pwedeng concept yan, meaning, di ba? Natutunan mo na meron palang 2 types of investment. Sa kabila naman, sulat mo anong gagawin mo action. Okay? So, ganyan po ang ating strategy, mga delivers. Alright? And by the way, sa mga gusto magpa-coach online, sa lahat ng mga OFW, message nyo lang po ako. FB account ko po, Gigi Disunga, and FB page, Dr. Gigi Disunga, or tawagan nyo ako, 0939-5254-311. Pero mas madali ata sa messenger, di ba? Bibigyan po kayo ng 1-hour slot, okay? Gabi-gabi po, may coaching tayo na naka-schedule, so bibigyan po kayo ng schedule. Pag-usapan natin how to prioritize your investment and how to buy asset. Para sa akin kasi, ang isang OFW, dapat ang sweldo niya nahati sa 2. For the, yung una sa expenses niya, pangalawa sa mga assets. Yan ang dapat na kahati ng sweldo ng isang OFW. Alright? So, balik tayo sa ating topic. 3 money rules na dapat meron tayo. Okay? Number 1 rule ng money. Ito, baka magulat kayo ha. Baka mahihagis niyo yung notebook niyo. Ay, mahihagis niyo yung notebook niyo. O kaya, magulat kayo. Bigla niyo akong tawagan ha. Okay. So, ang unang rule ng money is stop saving money. Okay? So, malinaw po yan. Stop saving money. Huwag na muna kayo mag-save. Okay? Ituturo ko sa inyo kung anong gagawin nyo. Pero, stop nyo na yung sa bank account. Stop nyo na yung paglalagay sa piggy bank. Stop nyo na yung paglalagay sa envelope. Bakit po kanyo? Marami na tayo nakausap na OFW, na coach. Kagabi lang, may ka-coach ako. Naubos ang savings. Kasi ang pera, nandun lang sa savings. Okay? So, huwag kang magsisave. Instead, gumawa ka ng second action. Mamaya, ituturo ko po sa inyo yan. Ayokong ina-advise ng nagsisave. Kasi pag nagsave ka ng pera, inilalagay mo sa lalagyan ng walang purpose. Inilalagay mo sa isang lugar na hindi mo alam kung anong gagawin mo sa kanya. Since hindi mo alam kung anong ginagawa mo sa kanya, nag-stay siya dyan ng 1 year, 2 years, 3 years, hanggang pagising mo, wala na. Naipautang mo na lahat. Naibigay mo na lahat sa humingi ng tulong.
naibigay mo na sa nanghihingi, di ba? So, wala nang natira sa'yo. Kakasave mo ng pera. Na-experience ko po yan when I started working sa public school. I used to be a public school teacher for 7 years. Then, nag-NGO po ako, nag-Manila ako. Then, nagpunta ako sa, bumalik ako ng Bataan. Nagturo ulit ako sa private school. Okay? So, na-experience ko when I was in public school na mag-save. Kasi nakikita ko na may mga office mate ko, schoolmate ko, teachers ko. Nagsisave sila ng pera. So, gumagaya naman ako. Ang problem, dahil hindi ko naman alam kung anong gagawin ko sa pera na yon. Pag may nangutang, withdraw. Pag may nangailangan sa family, withdraw. So, hanggang sa isang araw, nakita ko na lang, wala na laman yung bank account ko. Ilang beses ako nag-attempt. Okay? Walang nangyari. So, ang first rule ng money is stop saving money. Stop saving money. Kasi bukas pag gising mo, wala na yung sinave mo money. Okay? Anong gagawin ko, Doc G, kung hindi ako magsisave? Ang gagawin mo, punta tayo sa second rule ng money. Ang second rule po ng money is use your money to earn money. Alright? So, yun ang rule ng pera. Ang pera po, ang second rule niya, ginagamit ang pera. Hindi siya itinatago. Pag itinago mo yan, walang gamit. Sabi nga ni Grant Cardone, unless you're using your money, wala siyang value. Kung nandiyan lang siya, nandiyan siya sa garapon na yan, nandiyan siya sa nandiyan lang siya sa passbook mo, and you're not using it, okay? So, wala siyang gamit. Wala siyang purpose. Alright? So, ang dapat mong gawin, second, you have to use your money to earn money. Okay? Yan ang gusto ng pera. Ginagamit siya. Because that's the only purpose of money, to use it. Okay? So, paano ba, Doc G? Una-una, ikaw dapat, you have to use your money. As OFW. Sa lahat ng mga OFW, dapat ang pera mo, iginagamit mo siya. Itago mo for the meantime, okay? Well, at least, save natin for the meantime, okay? Ang sinasabi ko po kasi na ayokong isave nyo yung pera nyo ng taon. Kasi walang nangyayari, okay? So, kailangan gamitin siya. So, ikaw mismo gamitin mo siya. So, paano mo gagamitin ang pera mo as an OFW? Hindi ka naman makapag-negosyo, hindi ka makaka-uwi dito sa Pilipinas, nandiyan ka. And as much as possible, sabi ko nga, ingat ka sa pagbibigay ng pera sa negosyo. Kasi sa araw-araw ako nagko-coach, nakakawento ko kay mga OFW, ilang beses na silang nabibigay ng puhunan dito sa Pilipinas. And after a few months, wala na. Bumili ng mga gantong mga hayop, pinalagaan, wala na, nakamatay daw. Diba? Nagsosyo sila sa negosyo, wala na, nalugi daw. So, ang dami, nawawala, diba? So, kaya ito ha, suggestion ko sa lahat ng mga OFW, you use your money, paano mo gagamitin? Ilagay mo yan sa investment or you buy asset. Ang asset, example ng asset, paper assets. So, these are investment. Okay? Ilang beses ko nang binanggit ang pag-ibig MP2, napakadali magsimula. Magpapunta ka ng kamag-anak mo, magpadala kang dalawang ID, maghulog na siya. Pag-ibig MP2, then monthly, hulugan na lang. Okay? So, ano pa? Bumili ng life insurance with health card and investment. Pwede kayo sa life insurance. So, kung gusto nyo mag-apply dyan, tutulungan ko kayo kay Sir Jason Solomon. Okay? Sa Sun Life. Alright? So, ano pa? Co-op or anything na gusto mong salian na ang tawag ko po dyan ay ordinary investment. And if you want high-level investment, dahil marami ka nang naipon dyan na pera, na iwasan mo na para hindi na mawala. So, pwede ka sa Forex, pwede ka sa real estate. If you want to know how to do that, mag-online coaching tayo, pwede ko kayong kausapin. Okay? So, ang mahalaga po, you are using your money. Hindi siya naka-stock. Okay? Dahil ang pagbili mo ng asset na yan, nagbibigay siya sa'yo ng additional income. Kung hindi man ngayon, pagdating ng tamang panahon, 3 years, 5 years, magbibigay siya ng additional income. Okay? Unlike kung nakasave lang ang pera mo, nauubos siya, hindi siya kumikita. Okay? And second naman, how to use your money to earn money, let your family use your money. Pabayaan mo yung pamilya mo, gamitin ang ipinapadala mo para mag-earn ng money.
May mga pwede po silang gawin. Ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga pamilya natin sa Pilipinas? Okay? May mga negosyo na madali lang. Like, eto, unified products and services for only 14,998. Madali lang kahit sa bahay. Ayan po ay loading lang, ticketing, travels, hotel booking, insurance, remittances. Okay, so napakadali. Kahit anak mong nag-aaral o asawa mo na hindi nag-work, pwede niyang gawin yan. Okay, may mga trainees niyan, may mga seminar. Kung gusto mo niyan, kontakin mo lang si Ma'am Miriam, 0927-5800-624. Okay? Or kung gusto mo naman mag-reseller ng mga products ang pamilya mo sa Pilipinas, bigyan mo ng 5,000 like MJ7. Kontakin niyo si Ma'am Leti kung gusto niyo, 0917-553-0086. Diba? So, ang mahalaga po, yung family mo na pinadadala mo monthly, a portion ng pera nila, they are using it to earn money. Okay? May mga negosyo madali. Ulitin natin, like, mga binanggit ko, t-shirt printing, pwede. Water refilling station, bigasan, sari-sari store, or reseller ng ice candy. Marami pong pwedeng gawin mga delivers. Okay? So, use your money, or your family should use your money, yung pinapadala mo monthly. Like ko ang sinasabi pa ulit-ulit, pag ang pamilya mo hindi natutong maghanap buhay, okay? So, ikaw may hirapan. Kasi lahat ng pangailangan nila, maliit malaki, sa'yo tatakbo. But if they have income, dito sa Pilipinas, kahit paano, okay? So, kung kailangan lang nila ng 1,000, hindi ka na tatawagan. Di ba nakaka-stress yung konting bagay, tinatawagan kayo? Nilagnat lang yung ano, nasira yung gripo, magpadala ka na kahit 2,000. Kayo naman, uutang, di ba? O kaya nakasave yung sinasabi ko na huwag kayong magsave. Kinukuha nyo, papadala sa Pilipinas. Di ba? Okay, and last rule of money, you have to use your money to, ano ba yung sabihin ng EL? To enjoy life. Okay? So, tandaan natin, ang ending ko nga to, ending ko sa mga seminars ko, lalo pag sa mga family, eh, nung napunta ako sa Hong Kong, lahat ng mga OFW, kayo po ay naglalakbay. Okay? Ang nilalakbay nyo is desert. So, dahil nasa disyerto kayo, medyo mahirap, di ba? Wala sigurong OFW magsasabi sa akin na masaya-masaya sa dyan. Na hindi siya nahirapan, di ba? So, lahat kayo nahirapan. It's either mahirap makisama sa amo, mahirap yung mismong trabaho nyo, o nahirapan kayo sa mismo, sa mga kasama nyo sa office. Di ba? Marami kayong tinitiis. Sabi nga nung kausap ko kagabi, lahat pinapasukan niya. Parang Sunday lang ang, simba lang ang off niya. Kasi pati Linggo, nagpa-part-time siya, di ba? Mahirap pinagdadaanan nyo. Pero, yung hirap na pinagdadaanan nyo na po yan is just a temporary. Because, papunta kayo doon sa tinatawag nating promised land. Ano po yung promised land? That is a good life with your family. So, you have to enjoy. Paano ka magkakaroon ng good life with your family? Kailangan may pera tayo, di ba? Sabi ko nga, masaya sama-sama kayo. Pero mas masaya kung meron kayong pambili ng mga gusto nyo. Di ba? So, ang third rule ng money, okay? After earning it, nag-earn kayo na yung money, tapos ang family mo dito, so you have now investments, you have assets, then the third, you have to enjoy your money with your family to have a good life. Okay? So, hindi nyo yan iiwanan, ganyan-ganyan lang, okay, dumami na yung pera ko, meron na akong 500,000, Doc G. You have to enjoy it with your family here in the Philippines. Kaya sabi ko, basta ikaw OFW, tumaas na 100,000, 200,000 ang pera, mauwi ka na dito, marami kang pwedeng gawin. Kagabi, yung kinotes ko po, hindi ganun kalaking pera niya, pero nagplano kami, so ngayon, pauwi siya this year. Next year, uwi siya, kaya niya na. So, nag-compute kami, tulungan ko siya mag-compute kung ano pwede niyang gawin dito sa Pilipinas. Okay? So, tandaan nyo, ang dulo na lahat ng ginagawa nyo, paghihirap mo dyan, OFW, that is to enjoy your life with your family here in the Philippines. Okay? So, please share this video sa lahat ng OFW or kahit pamilya nila dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago, tumula ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Genevers. Enjoy the rest of the day and let's go!